fit at healthy noon. Sino bang mag-aakala na ang beauty queen at Miss International 2013 na si Bea Rose Santiago, isang Pilipina? Pagkatapos ng kanyang rurok ng tagumpay sa buong daigdig, dadapuan ng malubhang karamdaman. Matapos siyang ma-diagnose na may chronic kidney disease, umabot pa sa end stage renal failure ang kalagayan ni Bea. Paano niya nalagpasan ang napakalubhang sakit at posibleng kamatayan? Narito na siya mismo ang magkukwento ng kanyang tunay na talambuhay. Himala kay Bea Rose. The new Miss International for 2013. Miss Philippines! Congratulations to the Philippines! Ganda at corona. Perpekto kung titignan ang buhay ng isang Miss International Bea Rose Santiago. Dinala ang bandila ng buong Pilipinas sa mundo. Sinong mag-aakala na ang hinahanga ang beauty queen? Dumaan sa napakatinding pagsubok sa kanyang buhay. Si Bea Rose, nalagay sa bingit ng kamatayan. Bata pa lang si Bea ay kinakitaan na ng potensyal ng pagiging isang beauty queen. Nahubog ang pangarap niyang ito sa kanilang probinsya sa Masbate kung saan siya lumaki. It's actually my mom's dream. Frustrated beauty queen si mom ko at saka yung mga aunties ko po. Matangkad talaga ako. So, halatang kakaiba, I guess. Tapos, syempre in a small town, maputi ka, matangkad ka. Tapos, maarte ka pa. So, ang tingin nila kagad, beauty queen ka or supermodel. Tipikal na buhay probinsya ang nakagisna ni Bea sa Masbate. Ang tatay niya na Siman, isang beses lang sa isang taon kung umuwi noon. Nagtatrabaho naman ang nanay niya sa gobyerno, malayo sa kanilang bayan. Kaya, lumaki si Bea sa pagmamahal ng kanyang lolo at lola. Pero ang tahimik sanang buhay bata ni Bea. Naging masalimuot nang tangkain ba naman siyang pagsamantalahan ng isang pari. 4 na taong gulang pa lang noon ang paslit na si Bea. So I was almost taken advantage of. But at a very young age, alam ko na yung tama at mali. So sumigaw ako and right within a second, somebody was there to help me. I'm just so thankful na nagpadala si God ng angel to protect me. Kung himala man daw ito na maituturing, ito ang unang milagro ng Diyos kay Bea Rose. Ang mailigtas siya sa tiyak na kapahamakan sa kamay pa man din ng isang sinasabing alagad ng Diyos. Pero nag-iwan naman ito ng medyo matinding trauma sa kanya na nagbigay ng katatagan sa kanyang murang edad. Yung problem po kasi noon is that it was a person na close sa lola ko and also sa town namin, which is the town priest then. Doon ako nagkaroon ng trauma that I get to see the person who almost took advantage of me at age 4. Doon ko rin na-discover na matapang pala ako because I think I was around 9 years old. Na finace ko na my fear. Ako lang yung, sarili ko lang din yung parang nagtumulong sa akin na go, look at him. And then after that, parang nahiya na siya sa akin. 16 years old si Bea nang nagbago at pumihit ang kanyang kapalaran. Kinailangan niyang iwan ang tahimik na kinagisnan sa Masbate para sumama sa kanyang nanay at mga kapatid sa Canada. Naghiwalay na kasi ang kanyang mga magulang. Kaya ganun na lamang kahirap sa kanya ang makitang hindi nabuo ang kanyang pamilya. I'm such a daddy's girl, so nahirapan po ako personally. Pero later on, na-understand ko naman, ganun po talaga ang buhay. Minsan together, minsan hindi. Hindi pa man nagtatagal sa Canada si Bea nang isa na namang pagsubok ang dumating sa kanya. Si Bea Rose na diagnosed na may kakaibang sakit, isang autoimmune disease na nagpapababa ng resistensya niya ng buong katawan at nagpabago sa takbo ng kanyang buhay.
It was just an allergic reaction kasi parang 1 week akong may sore throat, tapos lagnat. Tapos, syempre back then, it was just starting sa school, so hindi pa, takot pa akong mag-absent. Tapos, sabi ko, mamay, hindi na to okay. Masakit na, masakit na yung tonsils ko. So, nagpunta po kaming Sick Kids Hospital, and then, pabalik-balik ako nung ilang months, hanggang sa, through with the help of my mom, who's a pharmacist, nag-research din siya. Tapos, every time na may mga findings siya na isip niya is what she thinks, pinapakita niya naman sa mga doctors ko, and doon namin nalaman kung ano ba talaga, which was an IgA nephropathy. It's an autoimmune that the body attacks its own kidney. I had to change my whole lifestyle. Food, sleep, the way I think, everything. Even my whole family, we had to change our diet. Delikado because it is still gonna attack your kidney. Ang karamdamang ito, hindi niya inakalang magiging mitya ng kanyang buhay sa hinaharap. Pero life must go on para kay Bea. Sa kabila ng nagbabadyang panganib sa kalusugan, dahil nga mababa parati ang resistensya at kahit na anong sakit ay pwedeng kumapit sa kanya. Sa Canada rin niya binuo muli ang pangarap ng kanyang nanay para sa kanya, ang maging isang beauty queen. So privileged na right a year after na lumipat kami doon, nag-scout ako and assign ako ng one of the biggest modeling agency in the world, which was Ford's modeling agency. And sobrang lucky, I guess, blessed na nag-iisa akong Pinay then. My mom sent my Friendster, MySpace photos, yung mga pa-selfing. So, within a week, na-sign kami kagad na Ford, and I'm thankful because dun ko na-gain yung confidence ko. It's one of the biggest turning point ng life ko because I was already diagnosed with an autoimmune then. Ang takot ni Bea noon, unti-unting napalitan ng mga magagandang oportunidad at pag-asa. Si Bea naging ganap na model. Kaliwat ka na ng naging project niya sa Canada. Hanggang sa nakilala niya ang beauty queen maker at fashion designer na si Mama Rene Salud. Nagbigay sa kanya ng break sa mundo ng beauty pageants. So I was making good money. I paid my university with my modeling money. So hindi ako nagkautang sa government. Hindi nagka-problem yung family ko. Well-established na ako sa buhay ko sa Canada. And then, my mom is very active sa Filipino community. And that was her first year na maging miyembro ng Philippine Independence Day Council, which is PIDC, Mabuhay PIDC ng Toronto. So, in-invite nila si Rene Salud, si Mama. Buti na lang, nakapasok ako. Tapos, sinabi niya, Ineng, pang beauty queen, pang binibini ka. Pwede ka. Pwede kang manalo. So, like, totoo ba, Mama? Like, may blessing ba yan? Sabi niya, oo, mananalo. So, umasok ako sa pageant niya, which was Mutya ng Pilipinas. Buti na mananalo. Tapos, na-meet ko si KF, si Rogel Flores. Tapos, nagpa-train ako kay Rogel, nagpa-train ako kay Mommy G, which is yung pasarela master guru nila. And I guess, sa pagiging atrebida ko sa pagte-training ng 1 year, nanalo naman, nakapasok naman ng binibini, thank you Lord. Malaking impluensya sa kanya ang kapwa Bicolana na si Venus Ra. Lalo na nang manalo si Venus bilang Miss Universe 4th runner-up noong 2010. My mom made me watch it. Na parang, uy, look at this. Tingnan mo, nanalo siya. And then I said, kaya palang manalo as long as you work hard. Sumabak si Bea sa Binibining Pilipinas at pinalad na nakuha ang Binibining Pilipinas International title noong 2013. Santiago! Binibining Pilipinas International 2013. Naging opisyal siyang pambato ng Pilipinas sa Miss International pageant sa Tokyo, Japan. I will uphold international camaraderie to sustain a spirit for sympathy and to continually share the message of hope. I believe that whatever calamity may come to us, as long as we have each other, there will be hope. Thank you. At hindi siya nabigo. The new Miss International 2013. Miss Philippines!
Ang Miss International Crown ang nagbukas ng maraming pintuan para sa kanya, kabilang na dyan ang mundo ng showbiz. Napasama siya sa iba't ibang proyekto sa telebisyon at pelikula, pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Kung kailan paangat na ang kanyang karera, saka naman dumating ang matagal na niyang kinatatakutang sakit. Si Bea Rose nagkaroon bigla ng chronic kidney disease. Ang karamdamang susubok sa kanyang katatagan at pananalig sa may kapal. Chronic kidney disease ang ibig sabihin ay parang unti-unting namamatay ang kanyang bato sa katawan. Anong kapalaran ang sa kanya'y naghihintay? May himala pa kaya ang langit na natitira para sa kanya na ibibigay? Tuloy ang makabagbag damdaming kwento at karanasan sa paglaban ni Bea Rose sa kanyang buhay. Lahat ng yan, malalaman sa pagbabalik ng Rated Corina. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. SkinPro. Ang chronic kidney disease ay isang kondisyon kung saan ang ating kidney o bato ay nasisira at wala ng kakayahan na magsala ng ating dugo. Pwedeng magdulot ng iba't ibang mas malalaking komplikasyon sa ating katawan. Kalaunan, maaring maging dahilan ng kamatayan. Mula sa chronic kidney disease, nauwi ang sakit ni Bea Rose sa end-stage renal disease o kidney failure. Gumuho ang mga pangarap ni Bea na pinaghirapan niyang abutin. Nahirapan ako na bakit hindi na ako strong. Siguro po yung also na kailangan ko iwan yung obsession ko, which was my work then. Gustong-gusto ko po kasi yung Pilipinas. I really love Philippines. And so I had no choice but to leave what I love. And syempre go back to my family, to Canada, and to get the right help. So yun ang mahirap for me was just to leave so abruptly. Pero bago tumulak pabalik ng Canada para magpagamot, kinatok niya ang langit. Nilibot ang mga simbahan, hindi mabilang ang rosaryong dinasal sa baklaran. Nagmakaawa sa mapaghimalang Poong Nazareno ng Quiapo. Humihingi siya ng isang himala at pilit inilalaban ang bawat araw sa kanyang buhay. Grow rosary po talaga ako kasi for me po kasi importante po na dasalan si Mary, kasi mas closer siya kay Jesus. Whenever I ask her for help, napapabilis po yung sagot. Nag-evolve yung way of pananampalataya ko. Parang nag-evolve them yung trust ko kay God. And mas nag-deeper. And to a point na hindi ko na kini-question yung nabigay na kung ano man after. Parang alam ko lang na may security ako, na may rason.
Sa Canada, puno siya ng pag-asa na gagaling sa kanyang karamdaman. Sumailalim sa dialysis treatment si Bea. Pero dahil sa hirap at pagod sa proseso ng pagpapagamot, may mga pagkakataon na akala niya mamamatay na talaga siya. So kailan mo nasabing yes talaga ang sagot ng Diyos sa'yo at mahal ka niya? All struggles are gifts from God. Kung hindi ka nag-struggle, kung hindi ka nasaktan, kung hindi mo na-experience, you're not living, you're not alive, patay ka. So all the times na nasaktan ako, kahit masakit na masakit, I always say na may there's always rainbow after this. God's just giving this to me. Pinapahumble lang ako ni God. And ano po, ang daming beses na muntik na talaga akong mag-owner. Yes. Ang dami. Not only from dialysis. I sleep kasi by myself. I'm my own nurse, my technician, ako lahat. But many times na I'm still here. I'm alive. I could have been gone long time ago, but I'm still here. So I think that is the reason for me na mahal ako ni God, and kahit na ilang beses na akong trinay itumba, I'm still here and I'm still surviving and I'm still fighting and I'm still loving and I will keep loving until the end. Sadyang mabuti ang Panginoon sa beauty queen na Pinay. 2022, nang madugtungan ng buhay ni Bea sa pamamagitan ng isang kidney transplant at mismo ang kanyang bunsong kapatid na lalaki ang nagbigay ng kanyang bato sa kanyang kapatid. So Bea, sa lahat ng mga pinagdaanan mo, naniniwala ka ba sa himala, sa milagro? Yes po. The first time na I asked God, first time ko mag-pray po, Ms. Karina, talagang galing sa puso ko was for a brother. Kasi nainggit ako sa neighbor ko na may anak na lalaki. So sabi ko, I want a baby brother, please Lord, kasi may sister na ako. Gusto kong may alagaan. And 2 years after, nabigyan ako ng brother. So I really thought siya na yung blessing, miracle, yay! 25 years later, he's become my donor. So he was sent here not to just be my brother, but to be my angel, my hero, my savior. Pagkatapos ang lahat ng pinagdaanan mo, biro mo all the victories, tapos nagkasakit, tapos ganyan na naman yung victories mo na naman, and then mas malubha pang sakit, at ngayon, victorious ka na naman. Ano ang kahulugan para sa iyo ng buhay? I think I was just given a chance. And not just for me, but for my family, for my friends, for everyone who can relate to my story. There's always hope. And we have God in your heart. All things come together for good. So kahit na gaano man kasakit yung nangyayari or kahirap, just always stay in the light. May mangyayari na ipu-pull out ka ni God. You just have to have Him in your heart. And that the true meaning is kahit anong sakit, just believe. And keep loving. Yun lang po. Kahit nasaktan na ako many times, kung ano man nangyari, just spread love. Para ma-maintain nila na maging matagal ang buhay ng transplanted kidneys nila, dapat alagaan din nila yung mga comorbidities. Halimbawa, ikaw ay diabetic, make sure na talagang maganda ang control sa sugar. Kung ikaw ay hypertensive, maganda ang control sa blood pressure. At syempre, yung tinatawag nating 8 golden rules so, sa pag-aalaga ng kidneys. So number 1, 8 glasses of water per day. No? So dapat natin na maganda yung hydration ng katawan natin kasi kailangan ng kidneys natin yan. Kung ikaw ay may family history ng hypertension and diabetes, early screening yung kailangan natin para just in case na ikaw ay may problema, masolusyonan agad at mabigyan agad ng tamang mga gamutan. Number 3, kung ikaw ay obese, dapat magpapayat. Pangatlong golden rule is to exercise and weight loss. Number 4, avoidance of smoking. Anong kinalaman pa ni Garlio? Kasi ang sigarilyo ay nagre-release ng mga free radicals na kalaban ng kidneys natin. Panglima, avoidance ng mga over-the-counter medicine, no? Tayo mga Pilipino kasi hardworking tayo, no? Tagtatrabaho tayo ng matindi, no? Mananakit ang katawan natin sa gabi, kaya minsan nagiging ang solusyon natin ay pag-inom ng mga pain reliever sa gabi. At yung pag-inom ng mga pain reliever na to ay hindi maganda sa ating kidneys. Number 6, no, kung ikaw ay diabetic na o hypertensive, no, dapat tight control sa sugar and blood pressure mo. So I think yun yung 8 golden rules na dapat nating sundin para mapangalagaan natin ang ating mga kidneys mo, especially kung ikaw ay may iisang kidney or ikaw ay nagkaroon ng isang kidney dala ng dahil sa ikaw ay nag-donate ng kidneys.
Hindi inakala ni Bea sa himalang ito sa kanya. Sa puso't isip niya, may misyon pa siya sa mundo na dapat gawin at tapusin. Hindi pa niya oras para sa kamatayan dahil ngayon pa lang, magsisimula siyang mabuhay para sa iba at magkaroon ng kabuluhan at direksyon. Sa ngayon, aktibong nagsusulong si Bea ng isang grupo ng mga gaya niyang sumailalim na sa kidney transplant. Nagbibigay inspirasyon at lakas ng loob sa ibang may sakit. Itinataguyod din niya ang kanyang advokasya tungkol sa organ donorship para maghikayat na sumagip ng buhay ng nangangailangan. May program na para sa amin mismo na tutulungan kami, igaguide kami na ito yung pagkain, ito yung bawal, ito yung kailangan na gawin mo, ano yung mga pwede sa'yo, ano yung dapat na hindi mo pwede gawin, yung mga ganun po. Kasi mahirap po yung wala kang katuwang. Nakikipag-work din po ako sa Leave a Mark, Save a Life. So it's an organization that's promoting donorship, live donor programs. Kumbaga yung buhay na magdo-donate ng kidney. Because although it is a reserve, sometimes you can live with just one kidney, which I am now doing. Isinusulong din niya ang mga ito sa gobyerno ng Canada. Sa katunayan, ay naiparating na ng ating Miss International 2013 ang kanyang adhikain sa mismong Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau. Ang pangalawang buhay na bigay kay Bea, maituturing na isang himala, totoo man o hindi ang himala. Hindi maikakaila na marunong makinig ang Diyos ng ating mga dasal. Kahit gaano pa ito kaimposibleng mangyari, darating ang araw na ang lahat ng ating mga panalangin ay matutupad. Basta't ayon kay Bea, mayroong pananampalataya at pagmamahal sa sarili, sa kapwa at sa Panginoon. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic. And has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!